It's simple time! This is Chef Tatong and today magluluto naman tayo na isang beef gata recipe. Kaya let's start cooking mga kasimple! Simple, simple! Luto na ha! This recipe is part of the Simple Cookbook recipe. So ang recipe sa libro ay ginataang langka. So meron tayong langka dito. Yan. So, hilaw na langka, yung murang langka na ginugulay. So, kung ito yung gagamitin mo, you dice it up into mga 2-inch pieces, no? And you boil it hanggang lumambot. Pero, kung meron kang kamansi, pwede din kamansi. Kung meron kang puso ng saging, pwede din puso ng saging. Pero yung gagawin natin ngayon kakaiba kasi ginata ang saba. So, yung gamit natin na saba, yung green saba, yung hilaw na hilaw pa, ang tinatawag nilang maniba, no? So, you have to peel it kasi sobrang yung mahirap balatan. You have to peel it with a knife, no? So, yung way nito, hindi siya pwedeng ipilang na ganyan kasi dumidikit siya. Or you can just peel it with your knife, no? So, just easily shave off the peel, no? Ayan. Ayan. And what we do here, we cut it into 1-inch pieces. Ayan. Yan. And put it here. So, eto may kumukulo ako dito. Hindi lang to tubig, hindi to purong gata. Ito yung pangalawang gata, no? So, if you're using fresh coconut, di ba? Unang piga, yun ang kakang gata. Yung coconut cream, yung malapot pa. Yung pangalawang gata, dadagdagan mo ng tubig yung inyong niyog. And pipigain nyo, that's the second pressing or yung coconut milk or gata lang. No? So, we just add it here. Look at that, no? So, we're just going to cook this until it's tender. So, dadagdagan din natin ng diced na pork, no? From Fresh Options. So, yung gamit ko dito, pork belly, I cut into 1-inch pieces. Ayan. And I'm going to salt, no? May asin tayo. So, tatakpan ko lang siya hanggang maluto. I'm gonna cook it for around 10 to 15 minutes, ang aking banana. Meron tayong 2 options ng pangpalasa natin dito. Pwede tayong gumamit ng bagong alamang or yung dilis. Ako, if I use dilis, yung ginagawa ko dito is tinatanggal ko yung ulo. Bakit? Kasi may konting pait yung ulo ng dilis. So, munggo, nilalagyan ko ng dilis. Tinatanggal ko talaga yung ulo kasi doon yung pait. So, I will add around 2 tablespoons of oil and I will saute the fish, no? The dilis. Yung kalahati, iiwan ko dito. Yung kalahati, itatabi ko pang toppings natin later. So, once it's crisp, I put half of it aside. Pang garnish ko later. And now, I begin to saute. So, I start off with my garlic. Onions. Ayaw ko matoast yung aking garlic. Just saute very lightly. Onions and ginger. So, meron akong ginger. Kasi alam mo, pag may gata, masarap talaga may luya. No? And lalagyan ko din siya ng konting sili. No? Just sliced up. Pwede ding buo, no? If you want. And yung gagawin natin, i-add lang natin itong ginisa natin na mga ricados dito sa ating saging. Look at that. Malapit na rin mag-evaporate yung una nating nilagay na liquid. Yan, mix it up. Look at that. And we let that continue to cook. Titimpla natin siya ng dato puti patis para mas maging malinamnam yung ating ulam. And I will add my kakang gata. 2 cups of kakang gata or coconut cream. So yung gagawin na natin, papakuluan siya hanggang mag-reduce ang kanyang sauce at lumapot siya. So after cooking for around 10 to 15 minutes, depende kung ano kalapot yung gusto mo, eto na yung ating dish. Very similar to the ginataang langka, but it's just using the banana. And pwede din natin lagyan ng sili na buo kung gusto natin. Yan, I'll just cook that a little bit more. And we're ready to plate. Ito na siya. And of course, ang ating natirang fried na dilis.
Here's our version of a very delicious gata recipe. Ginulay na saba sa gata. Tandaan nyo, kahit sino kaya magluto. Basta simple! Mga simple, remember, loving is sharing. Kaya share this video and like nyo na rin. Kain mo na ako. Bye!